Dito sa binagsagang this fastest woman. Ilan lang ito sa mga medalyang napanalunan ni Lydia De Vega sa kanyang mahabang karir sa pagtakbo bilang atleta. Itinabi ang mga ito sa kanyang kabaong bilang pagpupugay ng pamilya at magsilbing alaala sa kanyang mga pinagdaanan mula nang una siyang sumabak sa international competition noong 12 anyos pa lamang hanggang sa mabasag niya ang record sa pagtakbo at ang haling Asia's fastest woman. Yun na lang ang alaala namin sa kanya pag nakikita namin yon. Kaya ngayon, dinala lang yung iba para makita din ng mga bumibisita rito. Kahapon muling nagkita-kita ang ilan sa tinitingalang sports legends ng bansa at mga dating kasama ni Lydia sa Gintong Alay Training Camp. Emosyonal ang long jump queen na si Elma Muros. Nasasaktan ako kasi parang bilmanura nga kami dalawa eh. Nire-respeto ko dahil idol ko si Miss Lydia De Vega. Tapos ngayon, nag-iisa na lang ako. Ayon kay Elma na 15 gold medalist sa SEA Games Track and Field, si Lydia Ojai ang huwaran nilang mga atletang Pinoy noon at magpahanggang ngayon. Idol kita at habang nabubuhay ako, nandito ka palagi sa akin nagagabay dahil iyon na yung kinagisnan ko eh. Mas nauna kang sumikat, darling of the crown ka, darling of the prize ka. So mahal na mahal kita. Maraming nagmamahal sa iyong atleta dahil modelo ka. Nagbigay pugay din ang actor, politician at taekwondo champion na si Monsur Del Rosario at bowling champion at Philippine Sports Commission commissioner na si Bongku. Believe talaga ako sa fighting spirit niya, yung tsaka yung discipline niya sa training. Bira kasi makakita ka ng nasa 20s na nagte-training pa. Galing pang Camarinesur si Nanay Nelba at Francia. Nais nilang masulyapan si Jai na nagsilbing inspirasyon nila sa training camp. Mabait yung bata na yun. Sa ano kaya siya, junior namin, kami ang senior. Kami yung talagang down to earth yun. Hindi yun plastic na ano, talagang mabait. Hirap pong tanggapin dahil para na po kami magkapatid, mahabang sama namin. Medyo walang masakit talaga sa mahirap tanggapin. Nakiramay din ang mga opisyal ng Philippine Olympic Committee sa pamilya. Yung plano ng POC for the Olympic Museum dito sa Philippines, sinisigurado natin na meron siyang isang wall doon. All her achievements. SEA Games, Asian Games, Asian Athletics Championship. Nagpapasalamat ang pamilya ni Lydia sa patuloy na suporta. Napakadaming tumulong at tuloy-tuloy na tumutulong para sa pamilya namin. Sa totoo lang po, meron pa kaming mga unsettled bills sa hospital, but ang inuuna muna namin isipin ngayon ay yung mama ko hanggang sa maano namin siya, madala namin siya sa kanyang final resting place. We will see what we can do, but hopefully if the president says so, we will be able to help her. Sa gitna ng dalamhati na kakagaan sa loob ng pamilya, ang pagbibigay pugay ng mga dating kasamahang atleta at ang pag-alala nila sa kanyang galing at mga ibinahaging aral at inspirasyon na lalong nagpakinang sa bawat gintong medalyang naiuwi ng Asia's Fastest Woman sa ngalan ng Pilipinas. Jose Carretero, EBS-CBN News.